Ako po si Ira Araneta, ang Gen Z businesswoman ng Bulacan. At ito ang kwentong unified ko. Sa bakery business, habang ang nanay ko naman po ay katuwang niya po sa pagninegosyo. Kami pong magkakapatid, pinapaaral po nila kami na haabot sa kanilang makakaya. Masaya po yung aming pagkabata. Nakita ko po talaga sila mama, sila papa, kung paano po talaga sila magsakripisyo para sa aming magkakapatid. Kaya po, ito po yung dream board ko. Ito po yung mga gusto ko talaga, yung pangarap ko talaga na makuha. Bata pa lang po ako. At that time po, naalala ko po noon, 15 years old, 14 years old pa lang po ako that time. Nangangarap na po talaga ako magkaroon ng sariling bahay. At yung natira ko po yung nanay, tatay ko, yung family ko po sa isang subdivision. Magkaroon po kami ng sariling sasakyan, magkaroon po ng malaking savings, at magkaroon po ng marami pong negosyo. Nadarating po yung araw, meron na po kami sariling pinagkakitaan. Kahit hindi na po napapagod yung tatay ko na nagbe-bakery at yung nanay ko po na nagsasari-sari store. Bata pa lang po ako, mahilig na po talaga ako mag-business. Marunong na po talaga ako magnegosyo, nagbebenta po kahit papaano ng mga candy sa school po, sa room po namin. Kahit po bawal siya kasi masarili pong kantin yung school po namin, nagbebenta pa rin po ako sa room ng patago para po kumita ng sariling pera. At natutunan ko po talaga yon dahil po sa nanay ko. Naging influensya din po sa akin yung mga classmate ko po. Nakapag-aral po kasi ako sa private school. Pero po yung mga kaklase ko po doon, mga anak mayaman, di ba? Ay okay yung buhay. So nakikita ko po sa kanila na meron silang mga gantong bagay na wala ako. So bilang isang bata, so nangarap din po ako na magkaroon ng kagaya ng gadget na meron sila. Di ba kung ano yung mga bagay na meron sila. So na-inspire po ako na magkaroon ng sariling income. 14 years old pa lang po ako doon. Siya din po yung nanay ko. Simula po nung nakikita ko sa kanya na nagbe-business siya, nagkaroon po kasi kami ng sari-sari store kasama po yung bakery. Nakita ko po yung nanay ko, talaga nakita ko siya kung paano siya mag-start ng business. At na-inspire din po ako doon, sobrang laking influensya din po nun para sa akin na mag-business. And sa kanya ko din po nakilala po si Unified Products and Services. Kung dahil po sa kanya ko, bakit ko po nakilala talaga si Unified. Una po nun, hindi niya pa po alam kung paano gagawin yung negosyo kasi first time niya po talagang makita si Unified. So ito po, meron po nag-present po sa kanya ng business na Unified. Sinabi niya po sa akin na sumama daw po ako sa opisina, samahan ko daw po siya sa main office. So sumama naman po ako sa nanay ko at nagpa-present din po ako ng business. Nagustuhan ko naman po yung negosyo. Sabi ko, pwedeng-pwede ko siyang gawin kasi bata ako, talagang nanggigil talaga ako na gawin siya kasi nakikita ko na kayang-kayang gawin kahit bata ka. Kayang-kaya mo siyang gawin. So, sinasama niya po ako noon. Everyday po kami nag-main office. Pupunta po kami ng office. Lagi niya po ako sinasama mula Bulacan, papuntang Quezon City. Doon po kasi yung main office po ng Unified. So, nakita ko po kung paano po siya tinuturuan, kung paano po tumatakbo yung negosyo. And mas na-excite po ako. Nagkaroon lang po ng konting struggle po dahil po, syempre, nagagaling pa po kami ng Bulacan, yung nanay ko po. Kailangan niya pong tumulong sa tatay ko sa pagbe-bakery. So, kailangan niya pa din pong umuwi ng Bulacan at saka po mag-stay. So, kalaunan po na pag-desisyon na naman po namin na ako naman po yung magtuloy ng negosyo.
Kasi syempre, nakita ko naman po sarili ko na bilang isang bata, kaya-kaya ko naman pong gawin since sa phone lang naman siya, tsaka online naman po siya. So ako na po yung gumawa, ako na po yung nagpatuloy po ng Unified. At naiwan na po doon yung nanay ko sa Bulacan, nagbe-bakery pa rin po sila ng papa ko. Isang pangyayari po na nangyari po sa buhay ko. Hindi ko po talaga siya makakalimutan kasi dahil po sa kanya kung bakit po talaga ako nagtuloy sa negosyong to. So, isa to sa mga tinatawag ko pong life-changing na dahilan kung bakit po ako talaga nagpatuloy. So, ito po, actually po, anim po kayong magkakapatid, pero lima na lang po kami ngayon. Kasi po, yung isa ko po kapatid, nabawian po siya ng buhay. Bata pa po ako noon, ano pa lang po ako noon, grade 4, grade 3. So, nakita ko po kung paano siya nahirapan, kung paano po, yung family ko po, kung paano po kami nahirapan. Nakita ko po siya kung paano, yung nanay ko po, nakikita ko po siya na, yung ate ko po kasi nagkasakit. So, yung ate ko po na yun, hindi po malaman po ng ospital kung ano po yung naging sakit niya. And, lagi po, pinapalabas po siya ng nanay ko. Okay, pinapalabas po siya ng nanay, kasama po yung nanay ko, pinapalabas po siya sa ospital kasi po wala naman ba pong sakit. Pero pagdating po sa bahay, alam mo yung tipong nahihirapan talaga yung ate ko sa loob ng bahay namin. Talagang may sakit talaga siya kung titingnan mo talaga. Hindi siya makatayo, hindi siya makakilos ng maayos. So makikita mo talagang may sakit siya. So lahat po kami nagtataka kung bakit pinapalabas po kami sa ospital. Yung nanay ko po noon, pinapalabas po sila kahit nahihirapan na po talaga yung ate ko. And that time po noon, feeling po namin, pinapriority po ng ospital po talaga yung may pera. Pag may pera ka talaga, alam mo yung kahit sobrang lala ng sitwasyon, mapapasukin ka talaga sa ospital. Pero pag alam po nila na wala kang pera, di ba? Sorry. Pag nakikita po nila na wala kang pera, hayaan ka na lang nila. So nakita ko po noon yung mga kapag-anak po namin. Hindi po kami tinulungan, wala po talaga tumulong po sa amin. At mas na-realize ko po na kailangan talaga sa oras talaga ng emergency, dapat talaga may pera ka. Na talaga meron kang savings. Kasi kahit gaano kakayaman, pagdating po ng emergency, marirealize mo na mahirap talaga yung buhay pag wala kang savings. And mas na-realize ko po noon na kung may pera lang po kami noon, siguro po buhay pa po yung ate ko ngayon. At yun po, ngayon naman po, dahil matagal naman na po yun, yung pangyayari na yun, ito na po yung nakikita kong time para po sa susunod na magkaroon po ng emergency na pangyayari po sa buhay po namin, meron na po kami pampagamot, meron na po kaming pera, meron na po kaming pantaya para po sa family ko po. Kaya nung nagsimula po talaga ako dito sa Unify, dito ko po nakita na pwede ko pong matupad yung mga gusto ko. Yung mga gusto ko pong makuha, nakikita ko po talaga na matutupad ko po yun dito sa Unified Products and Services. And nakita ko po talaga na kapag start po ako ng business talaga, na alam ko na po kung bakit ako mag-unified, alam ko na po yung dahilan ko, yung deepest way ko, kung bakit ko siya gagawin. Dito na po ako talaga nagseryoso na gawin ko siya. And maganda pa po noon, timing pa po kasi pandemic, di ba, online class po noon. So nakita ko po kahit pandemic, diba, ang Unified po, sobrang magagamit po pa din, pagkakitaan pa rin talaga. At sobrang na-amaze po ako. Kasi syempre, maraming negosyo ang nawala nung pandemic. Diba, kung titingnan talaga natin, maraming business po yung talagang nalugin, nawala. Pero ang Unified po, mas lalo po siyang lumakas. At dun po talaga ako, umingkang po talaga ng malaki sa Unified. And nung nag-start po ako noon, syempre bilang bata po, diba, 15 years old, nakita ko talaga kung paano yung struggle talaga, diba. Hindi mo alam kung paano mo siya i-convince yung mga kausap mo, kasi sino ba naman ako, wala pa naman akong natapos, di ba? Wala pa naman ako masyadong pinag-aralan na course. So, bata pa talaga ako. So, ang struggle ko po nun, kung paano ko po mapapaniwala po yung mga kausap ko, na kung paano ko po masyashare yung business, wala naman pong maniniwala sa akin kasi bata po ako. So, yun po yung una ko pong naging struggle nun. So, kaya po lahat po talaga ng market po tinap ko. So, na-try po ako ma'am liars po ako sa tapat po ng office, namlayers po ako sa barangay po namin. So, lahat po talaga ng market and ray ko. Nag-online marketing din po ako, yung boosting po sa page. Nag-post po ako sa mga group,
lahat po ng mga nagkakagusto po sa Unified, talagang kinakausap ko po talaga, sinasharean ko po talaga ng business. Eh, na-try ko na din po yung, mag-invite po ng mga kakilala ko po, kagaya po ng mga teacher ko. So, sabi ko po sa teacher ko na meron po akong sa kanya papakitang negosyo na pwede niyang pagkakitaan. And, talaga pong mas na-boost ko po yung confidence ko kasi po yung teacher ko po talaga, siya po yung kauna-unahan pong nag-franchise po sa akin. Siya po yung kauna-unahan pong nagtiwala sa akin sa Unified. So, siya po sa mga naging dahilan kung bakit po talagang mas challenge po ako at talagang mas nanggigil po talaga akong mag-Unified. Dahil po nakita ko po na kahit yung teacher ko po naniwala po sa akin, na kaya ko din siyang gawin. So una po nung nag-post lang po ako nun sa FB, sabi ko lang soon to open early ticketing business. And nagulat po ako nun kasi po yung teacher ko, nag-comment siya. Eh ang alam ko kasi pag teacher, di ba, alam mo yung feeling ko sobrang taas ng profession nila, talagang malaki talaga yung sahod. So nagtataka ako bakit yung teacher ko na yun, naghahanap pa siya ng sarili niyang business na extra income. So na-realize ko din po nun na kahit pala teacher ka, kailangan mo din pala ng extra income. Dati po kasi pangarap ko talaga maging teacher. Eh, pero po na-realize ko po na kapag teacher ka pala, kailangan pa rin ng extra income. And yun po naniwala, napresentan ko po ng business po yung teacher ko. At naniwala naman po siya sa akin, talagang nagtiwala siya, nag-invest po siya sa akin sa Unified. Nagkaroon din po siya na kagaya ko pong negosyo at pinagkakataan niya din po yun hanggang ngayon. At simula po nung sumali siya, talagang lahat po talaga ng hataw talaga sa Unified ginawa ko. Pati nga po yung pagpo-post po sa mga groups. Kahit mga professional po, meron po ako dito mga napapasali po, mga teacher, mga nurse. Meron po ako napapasali dito mga talagang mas may edad pa sa akin. So bilang isang bata, syempre may pride talaga kapag sa bata ka makikinig. So nahirapan din po akong magturo talaga sa kanila kung paano nila gagawin. Pero dahil napatunayan ko sa kanila na kaya ko silang pakitain, naniwala talaga sila sa akin. At ngayon po sobrang na-amaze ako kasi marami na po akong natutulungan. Hindi lang po kapwa bata, hindi lang po kapwa kabataan. Natutulungan ko din po yung mga mas may edad po sa akin. At yun po talaga yung mas nakakatuwa talaga na sa gantong edad ko kahit papaano nakakatulong po ako sa mga tao. Kahit ano pang background po nila. And isa po yung sa mga trophy ko po talaga, isa po talaga yung sa mga achievement ko, na meron po ako natutulungan po na tao. Kasama ko po silang kumita talaga sa Unified. At ngayon po, meron po ako ngayon mga natuturuan, mga abroad, OFW, syempre online, di ba? Kahit online, pwede kang makumita talaga. Kumikita po ako nung pandemic noon, ginuhay ko po yung sarili ko ng 6 months dito po sa Quezon City. Kasi po na-lockdown po ako dito po sa Quezon City. Di ba po taga-Bulacan ako? So, nasa Quezon City po ako, na-lockdown po ako noon. Wala po akong ibang pinagkakitaan. Ang bumuhay lang po sa akin sa loob ng 6 na buwan, Unified lang po. Lagi ko po yung kinukwento kahit kanino po. Talagang sobrang hands down talaga ako sa Unified. Talaga, sobrang na-amiss talaga ako sa kanya. Kasi siya lang yung nakita ko po na talagang siya lang po talaga yung nakita ko na kahit bata ka, pwede ka umingkam. Na kahit 15 years old ka, pwede ka umingkam. Basta gustuhin mo lang. So, nakita ko po na kahit pandemic, kahit lahat po hirap, basta nasa Unified ka talaga, necessity ng tao, maggamit pa rin talaga yung business mo. At kikita ka talaga. Sa dami po ng mga nangyari, marami pong mga hindi naniwala. Pero meron din pong mga naniniwala. Sabi nga, mag-focus ka lang sa mga naniniwala sa'yo. At dun ko po na sinasabi sa sarili ko na andito na ako, 'di ba? Andito na ako sa Unified, nag-start na ako dito, nag-invest na ako dito ng oras, nag-effort na ako. Syempre wala nang dahilan para hindi ako tumuloy dito. Mula po nung nagsimula po ako sa Unified, nag-start ko na talagang makatulong po sa parents ko. Na-try ko na pong tumira sa sarili ko po, nag-dorm po ako dito sa Quezon City. At habang nung pandemic po, nasabay ko pa po yung online class ko. Talagang mas madali talaga siya gawin kasi online, naging advantage din po sa akin yun kasi napagsasabay ko po yung pag-aaral ko tsaka sa pagninegosyo ko. At kahit papano po nakapagbigay na po ako ng pang-grocery nila mama, pang-dagdag po sa store po namin, tsaka po pang-bayad po ng wifi. So kahit papano po, isa po yun sa mga masarap sa pakiramdam po talaga na kapagbigay ka na po talaga sa parents mo. And dito po talaga nung online po talaga, alam ko po sobrang dami pong nag-adjust kasi syempre sanay tayo ng
talaga nagkikita talaga tayo ng personal. At ako po, nahirapan din po ako mag-adjust ng mag-online. Pero po, lahat naman po ng bagay na tututunan. So, tinry ko po gawin lahat sa online. Nag-boost po ako sa page. Para po marami po makakita po ng post ko. And nag-post din po ako sa mga groups. Sumali po ako sa maraming groups para po mag-share po ng business. Nag-post po ako doon. And sobrang dami, nakakatuwa po kasi sobrang daming gustong mag-business ng mga panahon po ng pandemic. Kasi hindi mo po maaasahan yung work mo. Diba? Kasi ang daming mga nawawalan ng trabaho. Kaya negosyo talaga ang option mo talaga ng pandemic. And natutuwa po kasi marami pong mga nagpo-franchise. Kahit sa ibang bansa po, meron po nag-franchise sa akin galing pa ng Maldives. Meron pa pong mga taga-Singapore, mga taga-Japan. Marami pong mga nag-struggle din naman po sa online. Syempre, first time mong mag-Zoom. Hindi ka pa marunong mag-Zoom meeting, di ba? Alam mo, hindi ka pa marunong kung paano mo i-mute yung magkoconnect ka ng audio. So, maraming mga nag-struggle din po ng online. Pero lahat po yun nalagpasan po namin. Nag-try po ulit kami magbumuo po ng bagong grupo. At sobrang na-amaze ako kasi kung sino talaga yung tumutuloy, yung talaga yung nabibiyayaan talaga, yung talaga yung nabibigyan talaga ng momentum talaga. And natutuwa po ako kasi po hanggang ngayon, buhay na buhay po yung online. At the same time po, kahit offline na, may mga online client pa din, may mga online franchisee pa din. Ngayon po, mas mapapadali ko talaga siya kasi pwede kong ipagsabay yung offline tsaka online. Ngayon po, nakapag-flyer sa din po ako ulit, kagaya po niya, nagkaroon po kami ng event nung nakaraan. Meron po ako na flyers doon na gusto talaga mag-business. Dito kasi sa Unified, flyers pala makapag-franchise ka na eh. Makita mo palang yung flyers talagang mauhok ka na eh. So, hindi ka talaga mahihirapan. So, ako po, natry ko na din po mag-flyers. Natry ko na po ulit siya kasi pwede na, maluwag na talaga. Diba? So, meron ka na talagang personal touch sa mga nasishare mo po ng business. So, hindi ka talaga mahihirapan. At ngayon po, malaking advantage po to kasi meron na po akong mga online at the same time, meron pa rin po akong mga offline na franchisee. Talaga sa ngayon is makapagtapos po ng pag-aaral dahil po nasa senior high school pa lang po ako at yun talaga yung pinaka-regalo ko na po talaga sa parents ko na makapagtapos po ako ng pag-aaral. The same time po magkaroon din po ng sariling bahay, malipat ko na po sila sa subdivision na alam mo magkaroon yung talagang dream house mo talaga. And gusto ko din pong makasama po yung nanay ko dahil po nasa ibang bansa po siya. Gusto ko na po siyang mapauwi dito po sa Pinas para sama-sama na po kami dito po sa Pilipinas. Sa realidad, hindi mo kailangan maging magaling. Graduate ka man o hindi, may natapos ka man o wala. Lagi mo tatandaan sa buhay, dapat tiyagaan lang tsaka sipagan mo lang talaga. Kung ano yung gusto mong marating, kunin mo. Lagi mo tatandaan, lahat ng bagay nagsisimula, walang iba kundi sa'yo. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig po dito, bata ka man o matanda, mas matanda ka man sa'kin, lagi mo tatandaan marami pang pwedeng mangyari sa'yo. At lagi ka lang maniwala sa sarili mo, kunin mo yung part mo, huwag kang papayag na yung iba okay, tapos ikaw hindi. Sa pamamagitan ng Unified Products and Services, lahat ng pangarap ko ay matutupad. Sa laban ng buhay, hindi ka dapat sumusuko. Ikaw, ano ba ang kwentong Unified mo?